Hello, good evening dito sa Calgary, and good morning sa Philippines at kung saan ka man dako ng mundo. This is your Canadian Tambay. It's nothing new. Ang ano lang is para kaming mag-usap lang ni Mrs. about yung mga pinag-aralan namin, as I've mentioned on my vlogs, yung napag-aralan namin ng mga nakaraang linggo about motivation, about dreams, yeah, about goals in life. Kasi ako, just to tell you guys before, parang yung naging buhay ko is parang cycle. Gigising ka sa umaga, early in the morning, pasok ka sa trabaho, trying not to be late at work. Tapos afternoon, uwi ka ng bahay. At the same time, parang yun, uwi ka ng bahay after ng work mo. Diretso sa bahay, tapos pahinga ng konti, nood ng TV. Then maya-maya, pag nakapagpahinga na yung katawan mo, magluluto ka na, prepare ka na ng food. Pero ngayon, nabago, right, mahal? Ngayon, it's more like, I don't wanna waste time. We don't wanna waste time, right, mommy? For this year, couple of years ago, yung mindset is parang hindi pa masyadong na-straighten up, diba, mommy? But now, iba na yung mindset namin, dalawa. We have goals for a year. We also have personal goals, right? Which helps us nga na mas maging better, mas magsipag, mas mag-isip ng idea kung paano ba ma-reach yung goals namin, right? I mean, katulad ng napag-uusapan namin, sabi nga namin, yung isang goal, halimbawa, goal niya or goal ko, halimbawa, goal ko for this year, magkaroon ako ng ganito or magkaroon ako or ma-reach ko tong ganito, right? Mananatiling ganun lang yun, parang sinabi mo lang, verbally you say, oh, ang goal ko ngayong taon is magkaroon ng ganito, right? Pero magiging goal lang yun, or magiging salita lang yun, or words, parang nothing, parang lumabas lang sa bibig mo. Kumbaga parang ordinary word lang na lumabas sa bibig mo, oh, I have a goal like this. Kung hindi ka a-action, kung wala kang gagawin to obtain that goal, or to reach that goal. Diba, mami? For example, goal mo yung taon, makaipon ka ng 2 million. 2 million sa peso. 2 million sa peso. 2 million sa peso. Then, sasabihin mo, okay, that's my goal. Pero what do? Bili ka ng branded na sapatos. Oh, sale ng Nike, ganyan. Sale lang ganito, sale, oh, may Lululemon, diba? Maganda yung Lululemon, ganyan, maganda yung ano nun. Oh, nakasale sila, ang mahal nun, ngayon nakasale. Tapos yun yung ginawa mo. So, basically, wala kang ginawa para makaipon ka ng 2 million. Diba? So, anong point nung sinasabi mo? So, kaya kami ngayon, na minsan kasi may mga tao na nasasabi yun, pero hindi nila ginagawa. May mga tao na pag nangangarap, bitin or tinitibid yung pangarap. Kasi, ang inano nila, yun lang daw, parang dun lang sa realidad.
yung kaya, yung obtainable. So for me, ikaw ba, anong mo dun sa obtainable? Yung parang, oh, ganito lang yung pangarap ko. Anong masasabi mo sa ganito? Isa lang yung... Patayin ko lang yung kuma. Ano yun? Ito ang ano yung sauce. Ay, sige, tingin ako ng titi. Ano yun? Ano yun? So ikaw, anong masasabi mo dun sa mga ganong bagay? Parang, oh. Isa lang yung masasabi ko. Pag nag-umpisa ka ng goal, dapat hindi lang puro sa umpisa. Mm-hmm. Ano yun mo na matapos mo, kasi makikita at the end yung resulta ng pinaghirapan mo. Yung yung ginol mo, ganun. Mm-hmm. Alam mo yan sa sarili mo na makikita mo yan. Tapos, sa ibang tao na, yes. We're vlogging. Yeah. So, ano yun? Ano yun? Na mailagay mo sa ano mo na ma-reach mo yung goal mo. Yeah. Yeah. Kasi... Continue ka lang. Mag-fail ka man. Ay, sa lahat ng mga nagiging successful, marami silang failure. Mm. Pero keep going, tapos nag-continue ka lang lagi, ganyan-ganyan. Yeah. Hindi ka magpapaano. Oh, hindi ka mag-move forward. Ay, pag hindi ka mag-move forward, wala, kawawa ka rin. Bandang huli. And then... So... Ewan ko. Ano ako pag ano may... May video, diba? Hindi kasi ang ganda lang pag-usapan na alam mo yun, yung makikita natin itong video na to in the past few years pag lumipas, di ba? Makikita natin, and I'm pretty sure na pag dumating yung time, let's say 1, 2 years, 3 years, 4 years, it doesn't matter how long it takes you to reach your goal, as long as you reach your goal. Oo, huwag kayong magmadali. Kasi, ibibigay sa inyo yan. Correct. Kasi may hindi. Kasi hindi mo rin kasi, maano, iba-iba kasi yung mindset ng tao. Mm-hmm. Na, minsan, like, for example. Kasi naranasan ko yan, yung parang minadali mo yung isang bagay na kunin, bigla na rin nawala sa'yo nawala. Na mabilis. Oo. Like, oh, you were able to achieve it. Yeah. Pero, hindi mo siya, hindi mo in-embrace yung process. Mm-mm. Ng pag-abot mo ng goal mo na yun. Yeah. Oh, yes, naabot mo yung goal, but minadali mo siya. Mm-hmm. So, yung mga problems along the way ng journey mo sa pag-abot mo ng goal na yun, iniwasan mo siya, right? Hindi mo siya sinagasaan. Mm-mm. Kaya hindi ka masyado natuto. Right? Pero kung lahat ng failure, lahat ng mga obstacles na nakaharang dun sa goal mo, sa gusto mong ma-achieve na goal, inaccept mo siya. Minahal mo siya. Kasi dapat daw kasi, 'di ba, yung mga failure mahalin mo kasi yung magtuturo sa iyo ng maging matatag. Marami ituturo yung values yun sa iyo, maging patient ka, dahil kung talagang sa iyo ibibigay ni Lord. Yes. Diba? Ibibigay ni Lord kung para sa iyo yan. Pero kung hindi para sa iyo ang isang bagay, pag alam niya magiging harmful yan sa makaka-harm yan sa iyo, hindi niya ibibigay, 'di ba? Kaya nga ano eh, merong ask and believe it and it's gonna be given. Parang ganoon. Mag-ask ka, ibibigay sa iyo ng Panginoon basta naniniwala ka. But at the same time, ang ano noon, kung para sa'yo, ibibigay niya sa'yo yun. Pero kung hindi, hindi niya bibigay kasi alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Diba? Sabihan niya, pag inuna mo daw si God, siya yung mag... Totoo. Pag siya yung inuna mo sa buhay mo, i-organize niya yung buhay mo. Yes, amen. I-organize niya yung buhay mo ng maayos, ng hindi ka... Mag-fail ka man, pero alam niya na... Kaya mo. Kaya mo ganun. Kasi you've been through that, you already experienced some light problems along the way. So, alam niya kung ano man yung problema dadaanan mo, mm-hmm, is malalampasan mo siya, right?
Parang nakakatuwang isipin kasi kailangan talaga yung positibong pag-iisip. Ako dati, negative ako. Konti ka na lang, ayoko na, ganyan. Ano ba yan? Parang ano. Pero ngayon, nabago, di ba? Nabago. Kasi, paano mo babaguhin? Paano mo babaguhin yung maling mindset, yung maling way of teaching, maling kinalakihan ng eating ano, your food na doon, dali na. Maling kinalakihan natin bilang mga ano, alam mo yun, yung old school. Old school, nakakatuwa nga ngayon, ang daming mga batang entrepreneur eh. Ang daming mga batang kayang mag-risk. Diba? Which is... Mag-risk ka na lang din naman. Ano yun? Itodo muna rin. Pero dapat, i-ano muna. Titingnan mo, kumbaga, ibabalansin mo. Balansin mo. Ganon. Pero hindi eh. Kumbaga parang, mag-risk ka, mag-fail ka, it's okay. Try na naman. Subok lang. Diba parang ka nag-skateboard? Lagi kong sinasabi, diba? Parang ka nag-skateboard. Skateboard ka, nag-ollie ka, bumagsak ka, ang gagawin mo? Iiyak ka kasi masakit. Doon ka na lang. Like, gaganon ka na, nakaupo ka na lang, ganon. Or, tatayo ka, papagpagan mo yung pants mo na nadumihan, and then, hindi mo iindahin yung sakit. Sakay ka naman sa skateboard, and then you move forward. Yeah. Diba? Because that's how it's supposed to be. Dapat yung life continuous ka sa flow ng buhay. Right? Kasi kung yun nga sinasabi namin, ang pagiging positive, napakalaking factor niyan sa mindset ng tao, right? Mami. Kasi yun, pag may problema dumating sa iyo, hindi naman magista yung problema eh. Ngayong araw, ganito yung problema ko, ito na lang yan. For the 365 days, do you believe in 365 days, yung problema mo is the same problem na nandiyan ka may stuck? No. Yeah. Matatapos din yan. So, ang kailangan mong gawin, gawan mo ng paraan. Kung paano yung problema mo, masolusyonan mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, kung paano mo siya haharapin, para ka makamove forward. Diba? Tama. Ang, kasi, parehas kami paniniwala na the only time na mag-fail ka talaga, or magiging, ano nga yun? The only time na talagang masasabing failure ka, or ano, tama ba yung word ko, term ko? The only time na masasabi mong failure or maano ka talaga is kapag tumigil ka. Pag tumigil ka sa pag-abot nung... Like ito, di ba? Ito yung picture eh. Success. Along the success, ito yung path mo. Ito yung way to success. Hindi naman yun parang walk in the park. Because this is our life. That is life. It's designed to be like that. Na parang nasa school, di ba? Hindi naman, nung nag-aaral ka, binigay ba sa'yo lahat ng answer sheet? Hindi naman, di ba? So nag-aaral ka. Nag-review ka para maipasa mo yung test. Parang ganun din sa success, di ba? Lahat, tinaanan mo, lahat, pinag-aralan mo para maabot mo yung success. I know we're not that yet so successful in life. Marami pa kaming, sobrang dami pa naming dreams, ang dami pa naming goals na gusto ma-achieve sa buhay. Kaya ko sinasabi na hindi pa kami ganun ka-successful dahil marami pa talaga. Sobrang, ngayon sobrang hungry kami na mas papaganda pa yung buhay namin, mas papaganda pa yung buhay ng kids. Dumating yung time na babalikan namin yung memories, yung video na to. Video. Babalikan namin to na nandun na kami
sa success, nandun na kami sa goal namin. And by reaching that goal, meron na namang tataas na goal kami na abutin. Ganun. Kasi, sabi ko nga kanina, di ba, napag-usapan na namin kanina, sabi ko, kung mangangarap ka, taasan mo. Bakit? Pag tinasa mo yung standards ng ano mo, kasi ang problema kasi sa ibang tao, pag nag-goal sila, ito lang, achievable. Right? Doon lang tayo sa kaya natin. Kasi imposible maybe naman. Maybe doon lang tayo sa kaya natin kasi sila yung taong natatakot. Hindi marunong mag-accept ng failure. Pag nag-fail sila, ay, parang yun na yung end of the world na. End of the world, right? Yes. Diba? hindi katulad na natin na, nag-fail dito sa Canada, guys. Laban. Mga katambay dito sa Canada. Hindi nyo dito lang alam kung ano yung mga pinagdaanan namin, kung ano yung mga sinubukan naming negosyo. Nakakatawa, nagtinda kami ng tapa, nagtinda kami ng ng hotdog. Tapos, I thought yung hotdog, doon na magsisimula yung peak, biglang hindi naging maganda yung ano ng hotdog. Tapos, ang dami. Nasubukan kong daladalin yung, anong tawag doon? Yung pang carpet cleaning. Aakyat ako ng second floor, portable carpet cleaner. Na, ang laki-laki noon. Iaakyat ko sa second floor ng sa taas ng bahay para mag-carpet clean ng tatlong kwarto. Tapos, babayaran ka ng yung iba. Yung iba, okay naman. Kasi yung iba, babarating ka. Yung hirap ng pagdala mo doon, pag-akyat mo doon, sasabihin sa'yo, 80 bucks na lang. Like, come on, man. Kulang pa yung gas, kulang pa yung solutions na ginamit mo. Pero ganun talaga. Ano ba yung worth mo? Mm-hmm. Diba? Yeah. Doon mo mapapasabi, ano ba yung worth ko? Worth ko ba 80 bucks? Hindi, yung iba nga eh. Nagtsatsaga sa, hindi, wala namang masama sa walang masama sa nag-work. Walang masama na lahat yan, maayos yan kasi mga malinis sa trabaho yan. Kasi I used to be a janitor too, right? Naging head ako ng... Yung akin lang naman, parang sa atin, inaano lang natin sa sarili natin. Sa amin, lagi kasi na namin ngayong tinatanong, ito lang ba yung worth ko? Diba? Ito lang ba yung worth ko? O ang worth ko eh mas malaki pa dito, triple natin to, or kung pwedeng anuhin natin yung ano natin, yung kita natin. So ganun. Yeah, wala namang masama sa nag-work. Pero I encourage you na gumawa ka rin ng sideline na para sa iyo. Kasi kung isipin mo, nagpapakapagod ka nga ng 8 hours. Multiple income, source of income. Yun yung isa sa mga strategy para umasenso ka sa buhay. Sabihin mo, kontento na ako sa work, ganito ganyan. Yeah, I know, kontento ka sa work. Tapos sabihin mo, may life insurance ka, ganito ganyan, or ang masama pag wala ka pang life insurance, contento ka na sa work, ilang taong ka na, right? Let's say ilang taong ka pa magtatrabaho, gusto mo ba pag 50 years old mo ganun pa rin yung nandun ka pa rin kung anong work mo? Let's say you're getting paid $100 an hour and 50 years old ka na, 55 years old, ganun pa rin ginagawa mo. Ako ayoko na mag... Sa totoo lang, nag-uusap kami, sabi ko sa kanya. Ako ayoko mag-work na... Ayoko na umabot pa sa point na mag-work ako till 50 ako. As much as possible, kung makakapag-retire ako earlier than that, why not, di ba? So, paano ko ma-reach yun? Paano ko makakapag-retire? Di save up ng money, invest into something na alam mong makakatulong sa'yo in the future, right?
Sa pag-i-invest naman, pag-aralan mo yung pag-i-investan mo. Right? Kay real estate or kung networking man yan, kailangan pag-aralan mo. Para at the end of the day, hindi ka magsisisi. Or isa pa, pinaka-importante sa lahat, mag-pray ka muna. Ask for wisdom and guidance dun sa taas kay Lord. Kasi kapag ginawa mo yun, no matter what decision in life na nag-come up ka, hindi ka makakaramdam ng regret kasi alam mo na nag-pray ka sa Kanya, humingi ka ng guidance sa Kanya, kung ano man yung magiging decision mo, i-allow mo siya mag-speak through you. And for sure, yung magiging decision mo, hindi mo pagsisisihan sa bandang huli. Di ba? Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Si Lord. Bago yung iba, si Lord muna. Di ba? Minsan, yun yung isang importanteng part ng life na nakakalimutan natin. Ako, guilty rin ako dyan. May times sa sobrang busy, nakakalimutan mo ni mag-pray ka, ganyan. Kumbaga, let's say, nag-work ka ng 8 hours, 15 to 20 minutes, hindi mo maibigay kay Lord para mag-pray ka, magpasalamat ka sa lahat ng blessings. Bago matulog, pagkagising mo ng umaga. Kasi maganda rin kasing habit yun eh, di ba? Uh-huh. Tapos mas makikita mo yung goodness niya sa buhay mo. Mas makikita mo na, ay, kahit pala wala akong ganito, kahit wala akong bagong Nike shoes, wala akong mamahalin na bag, yun palang magising ka sa umaga is a blessing from God, di ba? And that, kapag na-realize mo yun, ang ganda kasi magiging positive yung ano mo sa buhay, and at the same time, makaka-attract ka ng mga taong positibo, right? Pero kung negative ka pagkagising mo, ano ba yan? Ang init? Ano ba yan? Late na naman ako. Tapos una-una, mag-ipon ka, ganyan, hindi mo kailangan ng bagong cellphone. Hmm. Kung gumagana pa naman. Yung iba kasi, huwag kang makisabay sa uso. Yeah. Parang ganun. Yung iba, oh, lumabas ng iPhone. Kung hindi kaya, huwag kang iPhone makisabay 14 sa ba? Uso. Oh, lumabas na yung iPhone 14, bili na ako. Reward ko sa sarili. Sabi sa waray, ayaw pagpirita, kay bangin magdugo. Magdugo, ayan. Diba? Kumbaga, oh, labas na yung iPhone 14, bili ako. Wala namang masama. Nabili mo yun, pero tingnan mo na muna yung status mo financially. Budgetin mo yung ano mo, like, ako minsan hindi ako makapaniwala na, like, I'm talking like this about budgeting coming from me na before when I was in the Philippines, I don't care about money at all. Alam yan ng mga friends ko. When I spend money talaga. Pero na-realize ko ngayon, lahat pala yung perang ginastos ko doon, in-invest ko di sana, milyonaryo na ako. Right? Kung yung perang ginastos ko noon sa inuman, let's say 10K, kung nilagay ko pala sa ganito, or business ko, right? Eh di sana, kumbaga lahat ng ano ko, I can relax now, right? Pero, yun yan sinasabi ko sa inyo guys. Part yun ng buhay. Kailangan talagang dadaanan mo yun. Talagang, anong tawag doon, mahal? Nakatadhana ba? Or, yeah, nakatadhana kang daanan mo yung path na yun para ma-realize mo in the future na hindi mo nababalikan yun. Mm-mm. Hindi ka na mag-spend ng ganong pera sa walang kabuluhan. Ngayon, kung mag-spend ka ng pera, alam mo na may babalik sa yung something. Mm-mm. May babalik dun sa in-spend mo na pera, madodoble, matitriple, kung ano man. Diba? And yung perang yun, mas marami kang matutulungan tao. Yun yung importante. Diba? Kasi nakakatawa eh. Bili ako ng, lalo na ako nun, diba, mahal? Bili ako sapatos.
Maganda to. 250, boom. Tapos gagamitin ko mga ilang ano lang. May nakita naman ako sapatos, bili na naman. Pero, hindi pala practical. Kasi kung sinave yung pera na yun, di ba? Ngayon, I hardly buy shoes. Kung ano nandyan, yun yung ginagamit ko. Hindi katulad noon, every week, bago sapatos, paiba-ibang sapatos. Kung inipo mo siguro yung malaki na, no? Yeah. Pero ngayon kasi na, di ba kasi yung mindset na, oh, nagtatrabaho naman ako, bilang bagong sapatos, reward ko sa sarili ko. Eh ano kaya yung mas magandang reward, yung mas maaga ka mag-retire? Kasi yes, ang dami mong savings. True. Di ba? Mas maaga. Tapos saka mo na lang bilhin yung mga bagay na hindi mo nabili noon pag meron ka ng ganun. And the more na marami kang pera, mas marami kang matutulungan tao. And as I've said in my previous vlogs, ang daming mga kababayan natin sa Pilipinas na nangailangan ng tulong. Diba? Nakakaawa. Like, kailan ba yun? Nanood tayo nung isang araw. Ilang bata yun? 9 na bata. So, nagreklamo kayo sa mga work nyo ngayon na tumasahod kayo ng $25 per hour. Manood kayo ng KMJS. Yun. Yung KMJS, napanood namin yung mga bata. Kumukuha ng mga prutas. Hindi na nag-aaral. Kumukuha ng prutas, tapos sinitrade nila for bigas. Ganun. Shampoo, Colgate. Ganun. Tapos, tayo, ang dami nating reklamo sa buhay. Yun yung nangyayari. Yung reklamo na yun, nagmamanipis sa buhay natin. So, kada reklamo natin, ganun yung nangyayari sa buhay natin. Let's say, nagreklamo ka, sabi mo, oh, busy naman ang buhay ito, ganito, ganyan. Ganun yung nangyayari sa buhay mo, sa buhay natin. Kasi yun yung bukang bibig natin eh, di ba? Minsan, sa totoo lang, naiinis ako dahil meron ako minsan maririnig na mga magko-complain. Bayan, ang baba na sahod ko. $17 lang, or $18, or $20, whatever. Hindi na ako nagsasalita kasi gusto ko sana sabihin, alam mo ba nung dumating ako dito, ang sahod ko, kauna-una ang sahod ko, $8.50 per hour. $8.50 per hour. Nag-work ako sa fast food sa Arby's Northland. Kaibigan pa ng nanay ko yung may-ari, ah. Partida pa yun. Pero yung trabaho ko, doble-doble. Diba? Tapos yung iba, ganun na yung sahod. Nagre-reklamo pa. Hindi sila grateful. Diba? Yun. Yun yung kaibahan ng positive mindset sa negative mindset. Okay. So, ayun lang guys. Yun yung parang ano namin. Napag-usapan lang namin. Sana may natutunan kayo. And sa susunod ulit na mag-usap kami ni Mrs. I-video ko ulit para ano, walang filter to. Wala kaming mga masamang intention, but ang gusto namin ma-educate tayong lahat, pati rin kami. Mas mabago, kumbaga matulungan natin yung bawat isa, mabago yung mindset from negativity to positivity, from being poor to become rich. Yun lang yung ano, yun yung parang gusto naming marating ng bawat isa, kasi ang saya nun kung lahat tayo positibo sa buhay, kung lahat tayo magagaan yung buhay natin, na lahat tayo nabibili natin yung gusto natin para sa mga anak natin, ganyan, meron tayo maayos na buhay, in short. Kasi I think with that knowledge, with that attitude, maiiwasan natin, alam mo, may bababa yung crime, possibly, right? Kasi positive ka eh. Hindi ka magko-complain about anything in your surroundings. Especially tayo mga nandito sa Canada. Minsan maraming ano, oh ganito ganyan. Embrace it.
Diba? Kasi, yun eh. Yun yung talagang design yun na pagdaanan natin. Design yun na ma-experience natin. Para pag dumating tayo dun sa point na na-reach natin yung goal natin, marami tayong ikikwento sa mga tao. Marami tayong isi-share ng mga bagay. Makakapag-encourage tayo yung mga tao, lalo na yung mga yung iba na nagpapakamatay dahil sa problema, kung ano man yung mga problema nila. Pero kung meron tayong ganun na mga tao, na yung mga positive na tao, pwede tayong maka-encourage ng mga taong down sa buhay. Ganun lang yun. Paano mga katambay, alas 10 na ng gabi dito. So next time ulit, mag-usap tayo about life and, you know, and sana may natutunan kayo sa napag-usapan namin ni Mrs. And sana tapusin nyo yung video na to. Kung matapos nyo man, thank you. Kung hindi, thank you rin. And lagi lang tayo mag-pray and ingatan nyo yung mga sarili nyo, yung family nyo, and God bless sa inyong lahat. This is your Canadian Tambay signing out. Peace.